Tayo umalis, chinek muna natin yung mga gamit natin. Baka kasi may maiwan tayo. So, yung monitor natin, extension, mga clip, magnet natin kasi magnetic yung event natin today eh. Printer natin, selfie, mga wires natin nandito. Siyempre, ilaw. Kakaroon tayo ng vlog tungkol dyan. So, 10 meters na extension and then gunting. Tripod. And then yung umbrella natin para sa ilaw. Dito naman, dito yung props natin, yung laptop natin na doon sa motor, tsaka yung stand natin. Magkakaroon tayo ng bukod na video about sa kung ano yung mga gamit ko na nandito, didiscuss natin yan. For today, mag-event tayo, magnetic photo booth yung isi-service natin sa client. Tara, tara. Good morning guys! Saturday today, March 17? March 17 ba? March 19! Tanga talaga. March 19 today at dati nating client. So madami na kami naging event kay Ma'am Patty. Ito yung first time na siya naman yung magbubook personally. Balibinyag nung anak niya. Dapat pati photo coverage. Eh kaso gusto yata ni daddy is may video. Hindi ko na kasi makikater pa yung video. Photo and photo booth lang talaga. Sobrang taas na ng gasolina guys. Tama kayo! Nasa 77 pesos na, 78. Pero dito bumaba na siya, 74, 73. Bumaba na ngayon. Ang galing nga dyan eh, pag nagpagas ka dyan, pag pinaresent mo yung aling puring mo, yung Pure Gold membership card mo, at saka yung membership card din sa kanila, meron silang rebate na binibigay. Last time nagpagas ako, naka-rebate ako ng 5 pesos. Malaking bagay na rin yun ah. Hindi naman yun dahil sa sobrang magdidipit kayo. Malaking bagay din yung matidipit mo. 5 piso na ba mabibili mo sa 5 piso? Choconut! Galing ha? Lala! Mama Mia! Homie! Ma'am, galing mo pala dyan ha? Hindi ko alam. Parang puro luma na yung mga chichirya na sinasabi ko eh no. Before tayo pumunta sa venue natin, dadaan muna tayo ng Odeon Mall. Sa mga hindi nakakaalam, ang Odeon Mall, kilalang bilihan ng mga printing supplies. Ink, papel, sticker, photo paper, lahat. Lahat ng kailangan mo. Especially sa mga t-shirt printing, souvenirs. Located siya sa Avenida, corner recto. Hindi ko lang sure yung history pa, kaya siya tinawag na Odeon Mall kasi dati siyang sinihan. Alam ko sinihan eh. Kasi yung area na yan, tabi-tabi yung mga dating sinihan dyan nung araw. Parang matagal na yan ah. Ang araw! Ang tanda mo na talaga, Gennardo. Anong kailangan kong gawin? So bibili tayo ng ink cartridge para sa Canon selfie natin. Bumigay na yung Epson natin eh. Tinaray ko siya linisin kagabi pero hindi na ganda yung printout niya. Siguro dahil sa katagalan na din, madami na rin naman naging event yon. So baka bumili tayo ng bagong Epson. Yun kasi yung primary printer ko talaga. Yung selfie natin, yun din yung unang-una ko talaga. Pero dahil tumataas nga talaga yung consumables niya, nag-switch ako into Epson L805. Sikta na tayo ng Odeon, bili tayo ng ink cartridge, tsaka photo standy na din. Kasi bukas, meron tayong biglaang event. Kagabi lang siya nag-book, Bulacan area. Kinuha na natin kasi wala naman tayong event bukas eh. Sayang. Huwag tayo nagpa-parking. Ay, putik, sarado. Wala, sarado. Ah, sarado? Oo, sarado. Sarado pa, OMG. Kailan magbubukas yan? Mamaya magbubukas. Alas 4. Test lang naman po yun. 1350 RP108. So bumili tayo ng ink cartridge. Dalawa kasi yung klase ng ink cartridge na ginagamit ng selfie. Yung model nung sa akin, CP1200. Ang compatible sa kanya is KP108 at saka RP108. Anong pinagkaiba? Yung pinagkaiba nila is yung pinakalagayan lang. Yung cartridge. Sa KP108, tatlo siya. Tatlong cartridge siya, titig to 36 shots.
Yung RP-108 naman, dalawa lang. Parehas lang din, 108 din yung print na pwede niyang magawa. So, parang 54. Ang galing! Ganun, 54 per cartridge. Siguro, yun ang model ng cartridge na gagamitin nyo kapag selfie printer ang gamit ninyo. Remember that. Put it in your mind. Pupunta na tayo ng venue. Aagahan natin doon para at least makapwesto tayo maayos. Ryan Little. Dito ka sa area na to, dapat aware ka kasi ano, yung signage niyan. Pupunta ka sa bandang kanan, pupunta ka sa Enlix. Dapat dito ka sa kaliwa. Para Quirino Highway ka. Diretso ka talagang toll fee diyan. Tapos below 400cc motor mo. Kung sakaling mag-event ka sa area na to, at least alam mo na saan ka dapat dadaan. Pwede na! Mars gas. Mars petrol. Mars pagas niya. Siguro pag yan yung gas station mo, no, Mars. Tapos tawag mo sa mga stop, Mars. Mars, baka pwede namang pagas, Mars. Regalo mo na lang kay inaanak mo kasi hindi mo naman siya niregaluhan nung Pasko. Nadinig ko na yata yan. Mars, ano na Mars? Pagas naman ako. Discount mo na Mars. Para ka namang di pamilya eh. Sana all. So dyan sa may St. Catherine College, alam ko St. Catherine yun. Hindi ako pwede magkamali. Batang Quezon City ako eh. Oh, yun nga, College of St. Catherine. Baliktad lang ako, pero parehas Catherine. Oh, wow! Naman! David's Tea House, Crossroad Park. Wait. Ito na naman po tayo. Kinahatakan na naman po tayo ng katangahan natin. Trans. Exit yan eh. Entrance yung kabila. Ito si Manong. Gulo rin eh. Exit yan Manong. Tinuro mo ko sa kabila eh dito entrance. Yeah! Manong, nahawa ka na sa akin ha. May event po kasi ako eh. Paso yung motor parking natin doon sa likod. Ay sige po, okay lang po. Asan siya? Ayun! Hi David Tea House. Pwede mong ibaba muna yung gamit doon? Ay! Ano? Sino ang mga tapang sa atin? Kala ko, paparkingan mo eh. Hindi, wow. Takot ka sa motor ko. Armored vehicle ka lang. Honda click ko. Ako po. Magbilang po yan, o. Ako po. Hoy! Ano po nga nga nyo? Tahiin nyo! Basura po kayo. Kaya niya akong pagbuksan. Tito ko po si Tito David. Sir, sa event po ako. So magpa-park na tayo. Ngayon lang ako nakapunta rito. Crossroad Park. Pabalik na tayo sa venue. So, David's Tea House, Crossroad Park. Naraman nila ma'am yung area ko. Para hindi ako makita ng ibang guest. Baka kasi magkagulo eh. Dagan nyo pa yung yayayain ninyo kasi hindi nyo kakayaning mag-isa. Sabihin nila may gwapong operator ng photo. Ang bigat ng emosyon. All set naman na tayo dito. Waiting na lang tayo sa client natin. Paparating na din yan. Later. So nagkatok na tayo after 2 hours, nag-go signal na din si client, si mami. And nag-uwi na rin yung ibang guests. So, una natin kinaklose is yung backdrop. Para alam na rin ng mga guests na tapos na. And then yung ilaw natin. Yan. Tapos na yung event. Digpitan time na.
Diyan ka lang, huwag ka malalaglag. Sorry daon. Sorry na! Ano magalit? Ano magalit? Nung pamuti pa. So, smooth naman yung naging event natin today. Ganyan ang routine ko kapag mag-event. Maaga nagpe-prepare. Tapos kung may mga kailangan daan ng supply, dadaanan na natin before tayo pumunta ng event. Usually nag-aalat ako ng mga 3 to 4 hours allowance talaga. Para lang sure at safe tayo. And then makapag-adjust tayo kung may mga aberya. Nakakatuwa lang kasi kinuha ng manager yung contact natin. Kukontakin nila tayo kapag daw may mga nagpabook at sa venue nila. Yung Davis Tea House, yung manager, kinausap tayo at hiningi yung contact natin. Para pag may mga booking daw sila ng party, at least may marerefer daw silang mga party needs or event supplier. Party niya ng marketing, no? Kapag nasa venue ka, isang venue ka, try mo makausap yung mga nag-handle ng party sa kanila. Na baka pwede ka nilang refer, bigyan mo ng calling card. Kung nakita ninyo, yung basic components ng isang photo booth setup, yung sa akin, yung post siya ng monitor, computer, laptop, di ba? Computer or laptop, tapos camera, lighting, tripod, and backdrop. Tapos printer. Yun ang basic component ng isang photo booth setup. So kung magpaplano kong magtayo ng ganitong negosyo, at least may idea ka na sa kung ano yung kailangan mo. Depende pa yan sa setup ha. Meron kasi mga setup na mas maganda. Hindi naman mas maganda. Maganda siya pero hindi siya ideal. Lalo na kung hindi ka nakasasakyan or tulad ko nakamotor. Yung ganitong setup mas convenient para sa akin. Actually na nag-i-start kami, box type pa yung photobot namin. Naalala ko Instagram pa yung design nun. Yung hassle kapag nagmalala yung event mo. Kasi nung time na yun, kasi nag-i-start pa kami. Wala kaming idea kung ano yung nabili naming setup nun. Yung muna, hanggang sa pinag-aralan ko. Since may idea naman ako sa photography, alam ko na yung mga dapat i-modify or baguhin. So isa yun sa mga binago ko, yung gawing tripod setup, yung photo booth ko. Kasi mas convenient yun eh, mas magaan. Point na naman. Thank you, sir. Ayun po. Magigiting natin kapulisan. Lagi sila nag-checkpoint dyan. Pabor ako dyan. Mas kung gusto ko yan. So yun, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, magsubscribe ka na. Metro Moto TV. Click mo na rin yung notification bell dahil marami pa akong tips na ibibigay. Suggestion sa pagtatayo ng isang business. Paano nga ba tumatakbo to? Paano ang operation nito? Tamang kulitan lang sa kadye. Tama ka na rin yung mga adventure ko, di ba? Habang nag-i-event, di ba? Natututo ka na, i-enjoy ka pa. Soon, malay mo, makapagtayo ka rin ng sarili mong business na ganito, di ba? Kaya subscribe ka na.